Okay mga bro, sila Retek, dito lang naman. Ating gagawin ay magkukonvert na naman tayo ng Bluetooth speaker. Bali ang video na ito ay part 2. Part 2 mga bro ng pagkukonvert ng speaker. Okay, tara na! Okay mga bro, bali ito yung ating i-convert ulit sa nawang Bluetooth speaker. Bali yung nauna nun na kinumbert natin mga bro ay ang pangalan nun ay Kuku Bluetooth speaker. Ito naman ngayon ay ito KTX 1177. Yan mga bro ang ating i-convert ngayon. So, ang ating gagamitin ko ngayon, battery ay ito. 3SM. Para kapani-paniwala namang kinumbert natin sa 12 volt talaga. Itong malaking battery ang ating gagamitin. Gamit itong, ano, regulator 7805. Sige. Buksan na natin. Tingnan nyo bro, wala siyang kalaman-laman oh. Ang laman lang niya itong ano, itong kanyang ano speaker oh. 8 ohms 20 watts, 20 watts siya, saka mayroon siyang tweeter. Okay rin siya, malakas din siya mga bro. Ito mga bro ay pwede pa naman ito mga bro. Kaya lang ang problema na to ay itong saksakan niya ng charger, itong kanyang ano, USB port, yan o. Backlash na yung kanang USB niya, natanggal. Kaya sabi ng may-ari, convert na lang daw sa battery kaysa ganyan laging natatanggal yung ano. Bali pinagawa na raw to mga bro, yung kung saan backlash ulit yung kanya ka pakukumbarta lang sa battery. Pwede pa naman to mga bro, okay pa yung battery nya. Oh, ayan siya, pwede pa mga bro. Kaya ang purpose ng pagkukumbart natin sa 12 and 12, parang itong 12 and 12 lang magcha-charge dito sa ano, dito sa battery nya, para tuloy-tuloy lang ang sound trip mga bro. Okay, simulan natin, patay na natin. Gagawin na natin yung kanya conversion. Bali ito na yung kung mga bro, regulator natin. Heatsink. Diode na ano, ang number ng diode na ito mga bro ay 5408. 5408. Pero pwede lang din dito mga bro yung ano, yung IN4007 yun, pwede. Pero ito na yung gagamitin natin. Tapos mga wire ulit. Wire. Tapos wire na ano, papuntang battery. Tapos dalawang clip, negative at positive. Okay mga bro, i-wiring na natin itong regulator. Yan. Applyan muna natin ng kwan, soldering lead, para ano, madaling kumapit yung kwan, mga wire. Ah,
Yan. Pati itong mga wire applyan natin. Bali, ito yung kon mga bro, input nasa kaliwa, input yan yung kon kapuntang positive ng battery. Itong gitna, ito yung negative, tapos itong kanan, ito yung 5 volt, ito yung output nya 5 volt. Pero mga bro, lalagyan natin ng kon diode. Ito na mga bro yung diode. Bali, ang numero nung diode na ito mga bro, 5408. Ang purpose lang nito mga bro ay ano, para kung napagbaliktad nyo sa papuntang battery, yung dalawang clip, hindi masusunog itong regulator. Kasi pag napagbaliktad ito, masusunog itong regulator. Yan. Pagkakabit po ng diode ay ganito. Bali, dito yung positive ng diode. Ito yung negative niya. Para pagka ano, dito yung negative, papasok yung kuryente ng battery. Kasi kapag ka yung positive nandito, hindi papasok yung kuryente ng battery. Oh. Kuha nyo mga bro. Plan muna natin itong diode. Ilagay na natin itong kanya negative niya. Ito sa gitna mga bro yung kanya negative. Bali, sinama ko na dito yung wire na kanya ground sa ay negative papuntang on Bluetooth speaker. Yan. Ito naman kanan, ito yung 5 volt nya papunta dun sa positive ng kwan Bluetooth speaker. Lagay na natin yung wire nya. Yan, itong dilaw yung kanyang 5 volt. Okay, kalasin muna natin yung kwan. Module nya bago natin ikuan a bit, kalasin muna natin yung module. Bali, ito ko yung kanyang battery mga bro. Yan, 3.7. Ito yung kanyang wire. Ito yung kanyang supply. Oh. Sundan lang natin yung kulay pula mga bro. Yun ang positive. At yung itim, yun ang negative. Yan. Okay, tanggalin natin yung kanyang battery. Subukan natin ikabit yung kan regulator. Dapat natin ano, tingnan natin kung ano yung positive. Yun yung positive, bandang kanan. Ground yung isa. Okay, subukan natin ihinang yung kan. Subukan natin ihinang yung wiring ng regulator. Bali, ito mga bro yung ano nyo. Positive 5 volt nyo.
Yan. Tapos yung ground niya. Yung ground niya mga bro, ito. Sa gitna. Ito. Sa gitna. Sinama ko na dun sa ground ng battery yung wire na ground na papuntang Bluetooth. Ano? Yan. Ayun na, nakakabit na mga bro. Chikapin natin, baka ano, baka nagdikit. Isubukan natin kung andar. Oh, ayun mga bro. Ay mga bro, tanggal na yung ano, sakit ng kanyang battery. Oh. Subukan natin ikabit sa battery. Bali, ito na yung kanyang mga bro. Talagang pinahaba nung may-ari ito eh, para kung daw mas komportable daw kahit kung ano. Kahit medyo malayo yung ano. Medyo malayo yung pisto ng battery. Okay lang. Ayan mga bro, ito. Ayan yung battery, yung wire niya. Ito yung clip niya. Ayan, subukan natin ikabit sa battery. Sa 3SM. Yan. Bali brownout kasi dito mga bro sa amin, kaya inverter yung gamit ko. Yan, subukan natin ikabit sa battery. Negative. Yan mga bro, nakakabit na. Tignan natin dun. Subukan natin i-on. Ayun mga bro, gumana oh. Ulitin natin. Ayun mga bro, gumana. Oh, aprobado talaga itong kuno ito. Regulator oh. Sana bro masundan niyo to. Ayan, simple lang. Basta ito. Ito yung papunta ng positive ng battery. Tapos ito yung negative. Ito naman yung 5 volt nya. Papunta dun sa positive ng Bluetooth. Nakita nyo naman kanina. Ayun o. Ayun siya. Okay mga bro. Okay na. Siguro naman kahit hindi na natin testingin dun sa ano, cellphone. Okay na. Umandar na eh. Mundar na mga bro. Ayan yung wiring saw. Ito. Oh. Ayan siya. Oh. Ito siya. Oh. Nakakabit siya dito. Okay na mga bro. Ayos na. Okay mga bro, i-kuna natin. I-ayos na natin para ano, may kabit na natin.
Ayan mga bro, testingin natin ulit. Ayan, ito na yung kanya. Ito yung dalawang clip niya. Subukan natin ulit. Kipit natin dito sa, tanggalin muna natin itong kan inverter. Tingnan natin dun mga bro. Subukan natin. Okay na mga bro. Okay na. Ayos na mga bro.